puso ng ating Panginoon. Kaya po, wag na po tayong padidistra kung ano pa man pong mga kung ano-ano dyan. Yung hanggang maaari ang cellphone po natin, patayin po natin o kaya isilent po natin para hindi po tayo mag-istorbo. Yung mga bata po, wag po natin hayaang patakbo-takbo. Amen? Sapagkat alam na naman po natin na dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa oras po ito, tayo na pong lahat ay sabay-sabay na pong tumayo na may paggalang sa banal na Espiritu. Hallelujah! Sa pagtayo po natin, lahat po tayo tumayo. Wala pong nakaupo, kung ano pa man po ginagawa, igalang po natin ang banal na Espiritu. Hallelujah! Sa pagtayo po natin, itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Yumuko po tayo at pumikit. Hallelujah! Sapagkat dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen! Kaya po, muli natin pakanasain ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carrillo. Para makadalo, makapakinig at makapanood. Lord,
ang lahat po ng mga sacrifices na ito ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Sapagkat tunay nga po, Ama, nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso na talagang naghahangad mula po sa inyo. Kaya naman, Ama, hindi niyo po kami bibiguin ang kaligtasan na isa sa amin sa araw na ito. Ang kagalingan, ang himala. Muli o Diyos, mga kapahayagan, magpapalakas ng aming mga espiritu. At muli o Diyos, maghahatid sa amin sa panibago na namang tagumpay at pagpapala. Salamat po o Diyos ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon Diyos sa buhay. At pagpuksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng John, or Matthew, I mean. Matthew chapter 1, verse 21. Ay, kita natin, ano pong sabi ganoon. Matthew 1:21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Ipapanganak ang isang lalaki at pangpangalan ng Jesus, because he will save his people from their sins. Buksan din natin yung Lucas. Tingnan natin yung Lucas chapter 2. Tingnan natin verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. At ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay pinamagana. Jesus, the true and only Savior of the world. Ang sabi natin, Jesus, the true and only Savior of the world. Si Jesus ang tunay at tanging tagapagligtas ng sandaigdigan. Bagamat ang maraming tao ay nagsasabi na sila ang kaligtasan o tinuturo tayo kung kani-kanino para maligtas, pero ang sabi ng John 14:6 says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by Him. Ang sabi ng John 14:6, si Jesus ang siyang daan at ang buhay na katotohanan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Alam mo ninyo, nitong nagdaan nga Bagyong Pablo, di ba? Naabalitaan niyo yung Bagyong Pablo, naalaman niyo yun. At sa Bagyong Pablo, di ba, ang daming namatay. Tama po ba? Ang daming namatay. Nung huling panonood ko, last Friday ng tanghali, sa balita, ano? Simula nung Friday, di ba ako nakakapanood at di ba ako nakapakinig ng balita. Pero since last Friday, nung ako'y nakapanood ng tanghali, siyang naraan na raw yung namamatay sa Bagyong Pablo. At hindi lang yun, hindi lang yun. Ang sabi ganoon, maaaring tumaas yung bilang ng mamamatay sapagkat marami pang hindi nare-recover ng mga bangkay. As of last Friday, no, tanghali na nakakapakinig, nakapanood ako ng balita, 900 na yung patay. Doon lamang yon sa Bagyong Pablo. At puwera pa yung mga nagdaang mga bagyo pa. Pahapyaw, bagamat hindi ako nabos na nakapanood, pero pahapyaw at saka nababalitaan ko na itong si Barack Obama ay may pag-iyak sapagkat meron na namang mga pinatay na naman sa loob ng eskwelahan, tama ba? May pinagbabaril na naman at marami na namang pinatay. Alam mo, kung pabalikan natin itong Bagyong Pablo, ay maraming nagsisisihan. Maraming nagsisisihan. Nagkulang ba ang pag-asa? Nagkulang ba ang mga government authorities sa kanilang mga pag-a-announce, pagbababala? Nagkulang ba sila sa kanilang mga trabaho? Bakit ganoon karami ang bilang na namatay? Naunawaan po ba natin? Ayan. At sinisisi yung mga illegal miners, no? Illegal mining at sinisisi yung mga illegal logging. Ito raw marahilang mga ilang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito karaming namatay nang dumating yung Bagyong Pablo. At kasabay pa nito,
ay sinisisi yung mga tao, kasama na rin yung namatay, sapagat hindi nila pinaghandaan, sapagat paulit-ulit daw na nagbababala na merong climate change, di ba? Ano yung sabi ng climate change? Ang climate change, yung bang hindi mo na ma-predict ang panahon ngayon. Minsan, sinasabi nating tag-init, biglang nagiging tag-ulan. Sinasabi nating taglamig, nagiging tag-init. Ganoon, yun ang sabi ng climate change. Yung mga lugar na hindi binabaha, binabaha na ngayon. Yung tinatawag na climate change. Isa nga yung Compostela Valley, no? Na masabing isa sa mga noong unang panahon ay marahil ay hindi dapat na gano'n ang nating effect sa ngayon na marami nga po ang namatay. Naunawaan po natin. So marami pong sinisisi ang sino paman, no, dahil sa maraming namatay. Pero alam mo ba ninyo, habang ako po'y nanonood ng balita, merong in-impress sa akin ng Lord, no? No? It seems that the Lord is speaking to me, no? Nakikinig po ba tayo? Ganito yan eh. Nagsisisihan sila kung bakit maraming namatay. Naunawaan mo ba natin? Pag-asa, ang government authorities, ang mga kinaukulan, baka nagkulang sila, ang mga illegal logging, illegal miners, ang mga tao na hindi handa sa climate change. Maraming nagsisisihan kung bakit maraming namatay. Pero ito yung in-impress sa akin ng Panginoon. Talagang ang mga tao ay mamamatay. Naunawaan mo ba natin? Yes. Sila man ay nagkamali o hindi, talagang ang mga tao ay mamamatay. Nakahanda man sila o hindi, talagang ang mga tao ay mamamatay. In-impress sa akin ng Panginoon na sila ay nagsisisihan kung bakit maraming namatay. Isipin mo nga naman, no? Siguro kung kayo ay updated sa news, siguro alam niya ninyo kung ilang bilang na ang namatay. Pero ako'y nakapanood nga, last Friday ng tangalipa, ayon ka sa balita, 900 ng Bagyo Pablo ang namatay. Hindi pa nare-retrieve, hindi pa nare-recover yung bangkay ng mga iba. But the Lord is impressing in my heart at that time na, alam mo, talaga lahat ng tao talaga ay mamamatay. Amen. Kita ako ba rito? Mamamatay talaga, no? Ang din dito ay hindi kung sino yung nagkamali. Talagang may nagkamali talaga. At kung ang mga tao ay naging handa lang o nagtrabaho lang talaga ng maayos, maaaring mapigilan kayong bilang ng mga nangamatay. Pero ang katotohanan, talagang ang mga tao ay mamamatay. Amen. Naunawaan natin. Inakakaunawa nga po yung pumalakpak ng malakas. Glory to God. So kung ang lahat ng tao ay mga mamatay, pagkatapos mamatay ng tao, saan pupunta? At ang sabi ng Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan saan? Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Last Sunday, no, kung kayo po ay absent, orderin po ninyo yung DVD na nilabas natin ng last Sunday at pinamagatan itong Build Your Homes in Heaven. At ayon kay Reverend Park ng Korea, siya ay namatay at pagkatapos siya ay nakarating ng langit at nakarating din siya ng impyerno at siya ay nalungkot sapagat nakita niya sa kada 1,000 na pupunta sa impyerno, isa lang ang pumapasok ng langit. And every 1,000 souls, no, that are going to hell, only one, no, ang nakakarating ng langit. So ang ratio is 1 to 1,000. At nakita ni Reverend Park na maraming mga Kristiyano, even pastors and leaders, ang nasa impyerno. No? At maraming mga Kristiyano ang maliliit ang bahay doon sa langit at parang mga kulungan ng manok sapagkat isang dahilan sapagkat hindi sila sumasamba sa Diyos, hindi nagiging tapat sa pagbibigay, hindi nananalangin at hindi naglilingkod sa Diyos at hindi nagdadala ng mga kaluluwa. And according to Reverend Park, isa roon si Dwight L. Moody
At saka, if I'm not mistaken, si Wesley na nakapagdala ng maraming kaluluwa sa paanan ni Kristo Jesus. At dahil dito, ang kanyang bahay doon sa langit ay napakaganda. Napakaganda ng kanyang bahay sa langit. So it means, sa bawat ginagawa natin sa mundong ibabaw nito, yan ang magjudge sa atin kung saan tayo pupunta pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw nito. And as Christians, as leaders, yung ating pagbibigay ng may katapatan, yung ating pagsamba, yung ating pananalangin, pagbabasa ng Bible, paglilingkod sa Diyos, at pagdadala ng maraming kaluluwa, yan ang maghahatid sa atin para magkaroon tayo ng magandang tahanan at magkaroon tayo ng reward doon sa kalangitan. So sa pagsunod po, mga minamahal, ano po yung aking ibig na puntuhin sa oras na ito? Kapag ang tao ay namatay, dalawa lang ang patutunguhan, it's either heaven or hell. Tama po ba? It's either heaven or hell ang tao pag namatay. Ngayon, sa isang bagyong Pablo lang, no? Kaya daming namatay, isang bagyo pa lang yun. No? Ilabas pa ba yung mga nagdaang Senyo, Frank, Milenyo, Undoy? Ilabas pa ba yun, ha? At ang pinag-uusapan po natin, Pilipinas pa lang. Pero pa po yung mga nangamamatay sa ibang bansa. At nagsisisihan ng marami, kagaya ngayon ng Amerika, ay sinisisi nila nga na masyadong maluwag, no? Ang authority ng Amerika, kaya nakakapagbitbit ng baril, nakakapamaril ng ganun-ganun na lamang, nasisisihan sila at nagsasabing kinakailangan na ang batas ay medyo sikipan ng konti. At, pero alam mo ninyo ang inimpress sa akin ng Lord, dito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Sa ayaw na sa gusto, maraming tao ang mamamatay. At kapag ang mga tao ay namamatay nang wala sa panahon, ay hindi natutuwa ang Diyos. At lalong hindi natutuwa ang Diyos kapag ang mga tao ay mamamatay at pupunta ng impyerno. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? May nakakaunawa nga po'y mamalakpak nga po ng malakas. Glory to God. Praise God. So ulitin ko pong muli, hindi natutuwa ang Diyos na maraming nangamamatay. Kaya dapat talaga pangalagaan natin ang ating sariling buhay. Number one. Number two, dapat yung mga nasa kinaupulan ay dapat na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin para maging instrumento sila ng Diyos upang sa ganoon ay mabawasan ang mga nangamamatay. Naunawa po ba ninyo ako? Okay, ulitin ko ulit ha, bago ako magwakas, kasi magwawakas na ako eh, maikli lang ito eh. Ulitin ko ulit. Bakit maraming namatay nung bagyong Pablo? Sapagkat hindi handa ang tao sa climate change. Number two, hindi sila binabalaan ng gusto, hindi sila inalagaan daw ng mga government officials. Number three, because of illegal miners and illegal duggers. Amen po ba? Ganyo, kaya maraming namatay, no? At itong nagdaang pamamaril, no, 20 anyos na maril sa eskwelahan na tinuturoan ng kanyang ina, ang daming namatay. At ayon sa government ng Amerika, masyadong maluwag ang batas sapagkat malayang nakakabitbit ng mga baril at malayang nakakapamaril ang sino paman, no? So kailangan higpitan ng batas. Ano ngayon ang diin, no? No? Kung ang mga tao ay nag-iingat lamang ng sarili, pukunti ang mamamatay, tama. Amen po ba? At pangalawa, kung ang mga government authorities ay magkatrabaho ng maayos, pukunti ang mamamatay, tama po ba? Amen po ba? So, kinakailangan magtrabaho ng maayos yung government authorities at tayo naman ingatan natin yung ating mga buhay. Ngunit, no? Masisiyan man na masisiyan ang bawat sa aking dinidiin sa oras na ito na nireveal sa akin ng Diyos. Whether we like it or not, meron talagang mamamatay at ang mga tao talaga ay mamamatay. Amen. Kung iniingatan ng mga tao ang kanilang mga sarili, eh hindi sila agad mamamatay. Kung nagdumagan sa tungkulin ng mga government authorities, may iwasan ang kamatayan ng marami kaagad. Amen. May tao pa ho ba rito? Ngayon ang diin as Christians. Pag ang tao ay
namatay. Dalawa ang patutunguhan. It's either heaven or hell. And ayon kay Reverend Perk, no? Ordinary niyo yung mensahe nung nakaraang Sunday na pinamagatang Build Your Homes in Heaven. Ayon kay Reverend Perk, ang pumapasok sa langit ay isa lang. Pero ang pumapasok sa imperno, 1,000. Isipin mo, ang ratio is 1 to 1,000. 1,000 pumapasok na imperno, isa lang sa langit. No? Ang saklap nun. At ayon sa kanya, maraming Christians ang nasa impyerno. Maraming pastors ang nasa impyerno. At maraming leaders ang nasa impyerno. Sabagat sila ay hindi nagbibigay ng tapat sa Diyos, hindi nananalangin, hindi sumasamba, hindi naglilingkod sa Diyos. At kung sila man ay hindi nagbabasa ng Bible, at kung sila man ay naglilingkod sa Diyos, para lang pamurihan, para lang palakpakan, at para lang sumikat. Kaya maraming Christians, maraming pastors, maraming leaders ang nasa impyerno ngayon. Impyerno na kung saan ang apoy, ang ugot ay hindi namamatay, ang pahirap ay nararanasan, at ang impyerno ay puno ng kadiliman. So nakalulungkot, ano po? 1,000 is to man. 1,000 sa impyerno, isa lang sa langit. And sad to say, maraming Christians, maraming pastors, maraming leaders ang naroon sa impyerno. Kasama ng mga unbelievers. Kasama ng mga nakakilala na sa Panginoon pero hindi talaga tumaligod sa bisyo at kasalanan. Ngayon, balik tayo sa nagdaang bagyong Pablo at sa mga nagdaang mga kamatayan. Kung nag-ingat lang sila ng sarili nila, napigilan talaga ang kanilang kamatayan. Kung gumanap ng tungkulin, ang mga tao ang nasa kinaukulan, napigilan sana ang kamatayan. Pero aminin-aminin talaga natin, hindi man ngayon sa mga darating na panahon, ang mga tao talaga ay mga mamatay. Amen. Ngayon, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ni Kristo Jesus, no, mapipigilan mo ang pagpunta sa impyerno kung talagang nagsisika ng iyong kasalanan. Kung talagang tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, mapipigilan mo ang pagpunta sa impyerno. Sapagat alam natin mga minamahal ang kamatayan na dumarating sa hindi natin inaasahan. Tama po ba? So mapipigilan natin ang ating pagpunta sa impyerno kung tinanggap natin si Christ bilang Lord God and Savior ng ating mga buhay. At mapipigilan natin ang maraming taong pupunta ng impyerno, lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay, nakikinig pa po ba tayo, kung sila ay maliligtas natin, mai-evangelize natin sila. Amen. Amen. Makikita natin sa aklat ng Jonah, chapter 1, beginning verse 1. No? The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Tuloy natin. Go to the great city of Nineveh and preach against it. Alam mo, great city yan. But this is a wicked city, a cruel city. Sila ay mga masasama, mababagsik, malulupit, pumapatay. At ang kanilang pagpatay ay minumonumento pa nila. No? The Bible's call it great city, but in the actuality is a wicked city, a cruel city. And in fact, for your information, kaaway ng Israel yan. Yan ang laging nagpapahirap, nagpaparusa sa Israel. Pero tingnan ninyo, kinausap ng Diyos si Jonah. Balikan natin yung verse 1 ulit. The word of the Lord, the word of the Lord, ha? Not the word of men. Not the doctrine of religion, not the teaching of men, but the word of the Lord. Kaya gusto ko sabihin sa lahat ng arito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, iba yung sermon. Pwede kang mag-sermon, pwede kang mangaral, pwede kang magturo, pero iba talaga yung galing sa Diyos na pangungusap. Malaking pagkakaiba nun. In fact, nag-aaral ako ng Bible School. Nag-aaral ako ng Bachelor of Theology. Nag-aaral ako ng Pastoral Training Course. Nag-aaral ako ng Evangelist Course. At ang dami kong training at conferences na dinaluhan.
Marunong akong gumawa ng sermon, pinakamaliit na sermon, character sketch sermon, hanggang sa pinakamahabang sermon, picturing and critical sermon. Anak kong lahat yan dahil nag-aaral na ako ng Bible school. Pero alam ba ninyo, ang sermon ay ginagawa bunga ng talino mo o bunga ng natutunan mo sa Bible school. You can make a sermon out of sa natutunan mo sa Bible school at out of sa natutunan sa talino mo. Nakikinig ba ho ba tayo? Pero, iba talaga yung salita kapahayagang nagmula sa Diyos. At kaya na madalas yung narinig sa akin na ako, hindi ako nagtatanong sa Diyos, pero ang Diyos namumusa palagi. At hindi lamang sa akin, sa inyo rin, amen. Lahat tayo kinakausap ng Diyos. Even the unbelievers kinakausap ng Diyos. E lalo na ang mga born again Christian kinakausap ng Diyos yan. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Tuloy natin sa verse 2. Yan, anong sabi? Go to the great city of Nineveh and preach against it. No? Because its wickedness has come up before me. No? Yung kasamaan ng tao, ang kasamaan ng Nineveh ay nakarating na sa Diyos. Alam ba ninyo na ang ating kasamaan ay hindi kaagad-agad dumarating ang parusa? Ang ating kasalanan, ang ating paglabag ay hindi kaagad-agad dumarating ang parusa sapagkat binibigyan niya tayo ng chance. At ito ay dumating na ang takdang panahon na ang Nineveh ay hukuman na ng Diyos. Tuloy natin verse 3. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Iba ang ginawa ni Jonah. Ano po kanyang ginawa? Imbis na ang sabi ng Lord, pumunta ka sa Nineveh. Pangaralan mo ito. Warningan mo sila at sabihin mo sa kanilang magsisina ng kanilang mga kasalanan. Pero anong ginawa ni Jonah? Ang sabi ng Biblia, but Jonah ran away from the Lord. Tumakas siya sa Panginoon. Naglagyo siya sa Ginoo. Yun. Tumakas siya. He ran away from the Lord. No. Yan, kunyari, sinabi ng Lord, dumalo ka. Ay, ako dadalo ngayon. Shopping time. Yan. Magtakas sa Panginoon yun. Kung ibigay mo yung para sa akin, oops, hindi ko ibibigay. Kalahati lang. Magtakas sa Diyos yun. Pag sinabi ng Panginoon na pumunta ka rin, ayan, pumunta ka rin sa lugar na yun, ipangaral ang salita ng Diyos, pumunta sa ibang lugar, pagtakas sa Panginoon yun. Ang ibig sabihin ng pagtakas sa Diyos, yung pinapagawa ng Lord at hindi natin ginawa, yun ang pagtakas sa Diyos. Amen. Amen. So, pwedeng tumakas sa Diyos. Amen. Ngunit, hindi tayo makakatakas sa Diyos. Yun yun eh. Pwede kang tumakas sa Diyos, pero hindi ka makakatakas sa Diyos. Maliwanag mo ba yun? Patampakan natin si Lord. Yan. Anong nangyari sa saan nagpunta? He went down to Joppa. Instead na pumunta ng Nineveh, nagpunta siya ng Joppa. He went down to Joppa where he found the ship bound for the port. Yan. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Tumakas siya. Nakikinig po ba tayo? Talaga. Sabi niya, Lord, hindi ako mag-evangelize. Hindi ako magbabasa ng Bible. Hindi ako mag-pray. Hindi ako magpapas. Hindi ako maglilin. Kasi hindi ako magpupultad. Hindi kayo bibigay na may katapatan ng parang sa'yo. Tatakas ako. Tumakas siya. Ituloy natin ang pagbasa. Verse 4. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Yung mga sinasabi kong pagbibigay, paglilingkod, actually hindi naman siya yun eh. No, tayo yun. Pakasabi tayo. Pero ang talagang kasalanan niya, tumakas siya sa Diyos sapagkat pinapaibadyinay sa kanya ng Diyos ang Nineveh. Ayaw niya. Anong ginawa niya? Sumakay ng barko. Nung siya ay sumakay